Hello mga kamaksi! Kumusta? Kung naghahanap ka pa rin ng mauutangan online, pes tama ka ng pinasukang YouTube channel. So welcome dito sa Pera Max YouTube channel. So dito, pag-uusapan natin ng mga online loan apps at isi-share namin yung disadvantages, advantages, mga benefits. At syempre naman, mag-feedback kami based sa pag-apply namin sa isang OLA. Kaya ngayon, isi-share ko sa inyo itong si Peso Loan. Tingnan natin kung quick cash loan nga ba ang OLA na to. Dapat mga kamaksi, tapusin mong panoorin ang video na to dahil may na-discover ako patungkol kay Peso Loan. E talaga nang magtataka ka. Kaya sit back and relax dahil i-share ko rin sa inyo ang step-by-step process sa pag-apply kay Peso Loan. Ready ka na ba? Tara, samahan mo ko sa video na ito. So yun mga kamaksi, no, pumunta lang sa Google Play Store at i-search si Peso Loan app. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na para updated ka pa sa susunod naming mga videos. Thank you so much mga kamaksi! So ayan mga kamaksi, pagkatapos yung ma-open si Peso Loan app, agad magbibigay siya ng mga permiso kung ano ng area sa phone nyo ang gusto niyang i-access. So after basahin, click nyo lang ang continue. Next, click let's go. So ayan, input nyo lang yung mobile phone number. Pagkatapos, magantay lang ng ilang segundo para ma-receive nyo ang SMS ni Peso Loan app. So ayan, may privacy agreement pa si Peso Loan app na ibibigay sa inyo. Basahin nyo lang yan. Pagkatapos, click nyo lang ulit yung let's go. Then mag-agree sa service and privacy policy. Then next, i-allow nyo lang kung anong mga area sa phone nyo ang gusto i-access ni Peso Loan app. Next, input the verification code. Pagkatapos dyan makamaxi, create a password. Sa mga naghahanap ng mga list ng mga online lending apps, pakicheck na lang po sa pin comment at sa description box. Thank you so much, Kamaxi! Pagkatapos niyan, mga Kamaxi, click nyo lang ang allow para maka-access si Peso Loan app. Pagkatapos niyan, mga Kamaxi, click nyo lang ang get credit limit. On the next page, mga Kamaxi, input nyo lang inyong personal information. Anong pangalan ninyo, gender, current address. Kung naghahanap ka ng mauutangan na bangko ka Maxi, pwede mo i-click ang link na nasa itaas. Apply now kung may COE ka o payslip at ang monthly income mo ba ay 20,000 pataas. Para sa karagdagang detalye mga Maxi, pakiclick na lang ang link na nasa itaas. Next ka Maxi, ligay niyo ang inyong work information. Then click submit. On the next page mga kamaksi, magbibigay ka kay Peso Loan app ng tatlong emergency contact person at dun ka lang mamimili sa iyong contact list. At kung ikaw kamaksi, naghahanap ka ng top 5 loan apps na 2024 update, pwede sa mga may existing na utang, pwede mong i-click ang link na nasa itaas, tested at maaasahan ito sa mga emergency cases. Sa next page naman kamaksi, ibigay niyo lang yung identity information, yung name, gender, date of birth, at pagkatapos dito ka na mamimili ng kung anong valid ID ang inyong gagamitin sa pag-apply kay Peso Loan app. Oops, wait mga kamaksi, kung naghahanap ka ng loan app na pwedeng umutang ng up to 35,000 pesos, 100% legit loan, approve agad, low interest, disburse to GCash, agad ma-disburse ang iyong pers GCash, at long term at may mga pagpipilian ka patungkol sa pagbayad sa isang OLA. So, click nyo na ang link na nasa itaas. Kung may mga OLA na maaasahan, meron ding mga top 5 loan apps na dapat mong iwasan mga kamaksi para iwas loko. Kaya i-check mo na ang link na nasa itaas. Next kamaksi, click nyo lang ang borrow immediately. Magantay lang segundo para malaman natin ang credit limit. So, tingnan natin kung ilang credit limit bang pwede natin mahiram kay Peso Loan app. So, ayan mga kamaksi. Dito na natin malalaman ang loan details. So, 10,000 po ang binigay sa atin na credit limit ni Peso Loan app. At makikita natin dito mga kamaksi no, na payable siya sa loob ng 127 days. 127 days ba talaga? So, tingnan natin dito sa number of periods to choose. So, may 2 periods sa pagbayad kay Peso Loan. So, it means 2 beses mo siyang babayaran. Pero kung tingnan mo dito, at may interest tong si Peso Loan, pero hindi niya binigay yung buong detalye sa loan details. On the next page mga kamaksi, dito ka na mamimili kung saan mo gusto ma-disburse ang pera. So, sa bank account ba or sa GCash?
Pero ang kaganda lang dito kay Peso Loan App, mga ka-Maxi, no? Is marami kang pagpipilian kung saan mo gusto ma-disburse ang pera, kung saan mo gusto mapunta ang pera. So marami kang pagpipilian ng mga e-wallets dyan. So mamimili ka lang dyan. So since GCash po ang pinili ko, ligay nyo lang ang yung e-wallet number. Pagkatapos, input nyo lang ang OTP. Then click Submit. Sa next page, mga ka-Maxi, My Face Verification or Facial Recognition. So ayun, mga ka-Maxi, pagkatapos ng facial verification, mag-antay lang ng ilang minuto dahil po ini-evaluate pa ni Peso Loan App kung magkano ang pwede niyang ipahiram sa atin. So ngayon, ka-Maxi, aalamin natin kung talaga bang nag-a-approve itong si Peso Loan App, lalong-lalo na sa mga first borrowers, no? And after 3 minutes nga, mga ka-Maxi, no? Ayan, nalaman ko na hindi ako inaprobahan ni Peso Loan App. So yun na nga, mga ka-Maxi, after 3 minutes po ng pag-antay, hindi po ako inaprobahan ni Peso Loan App. So ngayon, pag-uusapan natin itong mga nabasa kong review sa Google Play Store. May nag-comment na, "Can't borrow even you're a good payer." May nagsabi na scammer daw si Peso Loan. Scammer na ola ito, lalaki ng interes. Paalala kaya, huwag kayong umutang dito, mas lalo kayong maghihirap. Inutang ko ng 6,500, payable for 15 days yung binayad ko. 8,554. Grabe, maka-loan shark tong si Peso Loan. So hindi lang yan, mga ka-Maxi, no, marami pa akong nabasa dito sa Google Play Store. Kaya ikaw, mga ka-Maxi, bago talaga mag-apply ng isang ola, dapat magbasa ka ng mga reviews ng based sa experience ng iba para may right expectation ka at hindi masayang yung oras mo sa pag-apply ng isang ola. So patungkol naman, no, sa disadvantages ng ola na ito, itong si Peso Loan hindi nagbibigay ng buong detalye patungkol sa kanyang loan details. Huh? So, di ba, mga ka-Maxi, nakita mo kanina na nag-aalok siya ng 10,000 pesos tapos payable daw siya sa loob ng 127 days. Pero kung tingnan mo sa number of periods to choose dito sa kanyang loan details, nakita natin na 7 days lang siyang babayaran. Ang advantages naman sa ola na ito, ka-Maxi, is madali lang yung proseso sa pag-apply. Tapos marami kang pagpipilian sa e-wallet. Pwede sa Palawan Pay, Star Pay Corporation, sa GCash, Tayo Cash, Lulu Money Philippines, USS Money Service, CIS Bayad Center, at iba pa. Marami ka talaga pagpipilian sa e-wallet. Pero hindi ko lang talaga nagustuhan sa ola na ito, no? Nag-alok nga siya ng malaking credit limit or credit amount, pero hindi mo makikita yung buong detalye patungkol sa pag-utang mo sa ola na to. So yun lang, mga ka-Maxi, no, hindi po ako nag-promote ng mga ola dito sa aming YouTube channel. Hindi po kami nag-promote, ha? Disclaimer lang. Hindi rin po kami agent. Nasa sa inyo po yung desisyon sa pag-apply. Kaya bago mag-apply, panoorin mo yung mga iba pang reviews dito sa aming YouTube channel. At magbasa ka ng mga reviews sa Google Play Store. At syempre naman, huwag agad maniwala sa mga features na nakikita natin sa mga ads. So yun lang, mga ka-Maxi, thanks for watching. Huwag kalimutan na i-like at i-share itong video na ito para marami pang ma-aware patungkol sa ola. Thank you so much, ka-Maxi. Keep safe. Bye-bye-bye!